Hi guys, ayan, gusto daw niyang magpaano yung centiped, magpa-breed ng buhok. Kaya ayan, ginawan ko na rin para tumahimik. Ang daming request, kanina nagpagawa ng pancake, ginawan ko na. Tapos na siyang kumain. Tapos, ngayon naman, ano? Yeah, what do you want now? What do you want now? Huh? What? Smoothie. So, ayan, nagwa-watch to watch ako. Smoothie. So, ayan. Tapusin ko muna tong request ni Sir Phil. Tapos, mag-ano ako mamaya. Maglilinis ng bahay. Yeah, that is my necklace. No. That's mine. Why mine? That's mine. No. It's Sophie Babaanim. Sir Phil Babaanim, eh? Mm-hmm. Yes, that is for her, but your hala give it to me. Why? In our marriage day, they give it to me. Oh, it's my hair. Your hair. Because you didn't comb your hair. What comb your hair? You didn't comb. Oh. Ouch. William, I have Elsa sock. See. You didn't see. Wait. I have Elsa socks. I have Elsa socks. Yeah. Okay. I have Elsa socks and okay. New feet. Look that. Okay. Gusto niyang ipakita yung Elsa socks niya, guys. Check ala. Hey, Sir Phil. Hello. Hello, guys. Hello, guys. How are you? How are you? I hope you're feeling good. Say. I hope you're okay. You are staying in the house. Say, we are staying in the house right now because we have lockdown. Say, we're staying. Say. House. We are staying. House. You are staying in the house. Yeah. We are staying in the house. Say. Staying house. Say. Bako. So, ayan guys, inano ko na siya ng English pa unti-unti. Kasi sabi ng asawa ko, papuntahin mo siya kay Lotfia para hindi niya makalimutan yung English niya. Dati nung... Dati nung andun kami kina Darlie, trying hard talaga siya mag-English para makapag-usap siya kay Lotfia. Tapos nung kami na ang kasama niya, nakalimutan niya na yung English niya. Kaya ayun, sabi ng asawa ko, papuntahin mo kina Lotfia para ano na naman yung English niya, matuto na naman siya mag-English. Sabi ko, anak ko, ang init, ayoko maglakad na ano, ayoko maglakad araw-araw, tsaka nakakahiya rin laging andoon. Kaya ayan, minsan na lang ako na lang nag-i-English siya kanya. Pero mas prefer ko yung Turkish kasi nasanay na din ako sa Turkish na language, yung dila ko nasanay na sa Turkish.
Kaya, ayan, minsan nakakalimutan ko, dapat pala i-English ko siya. Eh, daming ano. So, mamaya, balikan ko kayo, guys. So, hi, guys. Ayan, tapos na ako magluto ng pagkain ni Mister. Ang hirap, no? Ayan, dulma at saka nagluto ko ng shorba. So, mamaya, i-blend ko to at yung dulma ilalagay ko sa... Nandisturbo na naman, oh. Nagpusa, kunwari. Ilalagay ko sa oven yung dulma para mag-dry siya. Mas gusto ko nung ganun yung dry yung dulma. And then, pang 2 days na ng lockdown dito sa Turkey. So, magla-lockdown ng 90 days. So, sad to say. May mga tao na masaya. So, may mga tao din naman na hindi. Kasi may ano din naman talaga siya, guys. May advantage at disadvantage yung lockdown dito. Yung advantage niya, syempre, mababawasan yung case ng COVID. Pero yung disadvantage niya... Yung disadvantage, may mga ano pa rin na open. Yung may mga market pa rin na open. So, ang disadvantage kasi dito, guys, yung mga mahihirap lang yung walang kita katulad ng pasar. Nung nakaraang araw, nung ano yun, Wednesday, pumunta kami sa pasar sa Bajilar. So, yung mga pasar, naawa ako kasi nag-ano sila, guys, parang yung reaction nila, sabi nila, ay, si ang minamahal naming presidente, nag-lockdown daw. Yung parang, nalungkot sila, pero yung pinapasigla lang nila, so nagsigawan yung mga pasar. Yung parang ganun, parang naawa ko sa kanila kasi wala silang kita kapag walang tinda, di ba? So, sabi nila, yung mga malalaking market lang daw yung kikita kasi open pa rin yung mga malalaking market. Hindi katulad ng, ano, yung Migros, Beam, ano, Ayusberg, ganun, open pa rin sila. Pero yung mga maliliit na market, yun yung closed. And then, yung mga tourist din, bakit pinapayagang lumabas? So, sabi, may sa Facebook, may nagpost nga sa Facebook, bakit daw kailangan pang ipalabas yung mga tourist? Kung lockdown, dapat daw totally lockdown na lang talaga. Kasi hindi mo naman din alam, yung mga tourist ang nag-spread ng corona. So, may parang unfair ba yung ano dito? Yung lockdown dito, kasi hindi katulad sa Pilipinas na ano talaga, shutdown talaga lahat. Dito, pili. Sa ngayon, maghahanda pa ako, mag-wait pa ako ng hanggang 8 o'clock para pakainin yung asawa ko kasi nag-fasting siya. Ako, hindi ako makapag-fasting dahil sa may bisita ako. So, nag-fasting sana ako. Sabi ko, ay, sana magtuloy-tuloy na yung fasting ko kasi na-stop ko rin ng 1 week. And then, nung pumunta ako sa sister-in-law ko, nag-fasting ako doon. Tapos, pag pangalawang days ng fasting ko, kinaumagahan, dumating yung bisita ko. Kaya hindi na ako nakapag-fasting hanggang ngayon. Kaya, ayan. Yung asawa ko na lang yung nag-fasting. A few moments later. So, tatapusin ko na yung vlog ko, guys. So, thank you for watching. And please don't forget to subscribe in my channel. Bye!